Yun, good day mga tol. So, sa video natin ito, tatry lang natin mag-bike wash, bike detailing, gamit yung 420 bike care at yung wet lube ng mud pump. So, meron tayong wet lube at dry lube, pero gagamitin natin yung wet lube kasi medyo maulan ngayon eh. So, ayun. Hindi nga po pala ito sponsored video. Na-purchase natin yung mga product na ito online sa Lazada lang. So, bago ka pala sa channel na ito, ako nga po pala si Adonis Victoria. Gumagawa ako ng mga bike-related videos, travel, reviews, food. So, click mo yung mga ganitong klase ng videos. Consider subscribing. Click mo yung subscribe button, pati na rin yung notification bell para maging updated ka sa susunod natin mga videos. So, tara, try natin yung bike wash ito at check natin kung panalo ba talaga. So, let's get it on! Ayan mga tol, ano? So kitang-kita natin na medyo madungis yung bike natin dahil kakagaling lang natin sa ride. Nag-ride tayo sa may bandang Clark, inikot natin yon kaya medyo nadumihan yung bike natin. So ayan, kitang-kita, walang daya. Ginagawa mo! Yan mga tol, oh. So kitang-kita natin na medyo mabuhangin yung dinaanan natin, no? Maalikabok. Kaya dumi talaga ng bike natin after ng ride na yan. Pero okay lang, sulit naman yung ride. Ganda naman yung lugar na napuntahan natin. Ganda ng tanawin, di ba? Parang nagre-relax lang talaga sa daan. Yan, so bago natin simulan yung bike wash natin, tanggalin muna natin yung mga abubot na nakalagay sa bike natin na hindi dapat mabasa. Ayun na nga, no? Nalaglag pa yung cat eye padrone natin. Sakit sa puso, pambihira. Pero ganyan talaga sa buhay. Kailangan natin bumangon at mag-move on, mga tol. Tuloy lang ang buhay. Kailangan tayo magagawa dun, eh. So, ayan, no? Babasain muna natin ng tubig yung bike natin para medyo lumambot yung mga namuundumi o yung mga putik din sa bike natin para pag i-shampoo na natin, mas madali na lang, di ba? Kailangan talaga pakahugasan, lalo na yung mga singit-singit para talagang tanggal yung mga duming nandun na namuo. At dahil pinagtitipid tayo sa tubig, gagamit na lang tayo ng palanggana. Yan na lang. Konting tubig lang naman kailangan natin sa shampoo eh. Yan, yung 420 bike wash shampoo yung gagamitin natin. So, hindi rin ganun kadami yung gagamitin natin. Konti lang. Patak-patak lang. Bubula din naman yun eh. So, sa pag-shampoo ng frame natin mga tol, tamang himas lang. Huwag nyo masyadong pakadiin para hindi masyadong mag-grind yung mga duming namuo dyan sa frame natin. Para hindi magasgasan yung pintura o yung mismong frame natin. Tamang himas lang mga tol. Landingin nyo. Good feelings dapat my friend. Inuna ko palang i-wash yung frame natin, no? Wala lang. Trip ko lang mag-umpisa sa frame. Kayo, pwede naman kayo mag-start sa crank, sa cogs, or kung ano yung gusto nyong unahin. Mas comfortable lang talaga akong unahin yung frame para pababa na lang yung dumi. Para hindi na mag-stack up mamaya pag winash natin, bababa na lang lahat, diba? Siyempre, kailangan din natin linisin yung mga gulong natin, yung rims, yung hubs, yung mga rayos. Tapos, ibabrush na rin natin yan mamaya para talagang malinis siya at mawala yung mga duming namuo doon.
yung mga gamit ko palang panglinis sa online ko rin nakuha. Isang set na sila, so okay din naman, pang bike talaga, bike specific yung mga gamit. Tapos after nating ma-shampoo, syempre uhugasan na natin. Dahan-dahan lang para hindi tayo mapagalitan na nag-aaksay tayo ng tubig. Yun, after natin mahugasan, pupunasan na natin ng malinis na basahan. Siyempre, hindi tayo gagamit na magpapagamit dyan, di ba? Dahan-dahan lang din. Tapos, kailangan patuyuin natin dahil mamaya maglalagay tayo ng bike lotion or bike wax para mas maging tabi yung dating ng bike natin mamaya. So, papunasan lang natin. Punta naman tayo sa paglilinis ng cogs at ng crank natin. So, lalagyan natin ng degreaser. Yung gamit natin is 420 degreaser. Spray-spray lang sa cogs, saka sa mga pulleys, sa crank, saka sa chain. Para lumambot yung mga namuundumi or yung mga grasang nandyan. Tapos, hintay tayo ng mga 2 to 3 minutes para talagang sipsipin ng mga gears yung degreaser. Para mas madali na lang siyang i-brush tsaka hugasan mamaya. So yan, ibabrush natin yung chain sa gilid, sa likod. Tapos, gamit kong brush, parang brush ng bote ng bata, di ba? Pero kasama yan doon sa mga nabili kong panglinis ng bike. Tapos, kailangan i-scrub lang natin na maayos para mawala talaga yung grasa nandyan. Tapos, kung kulang pa din yung degreaser na nilagay natin, pwede naman natin spray ulit. Tapos, i-brush lang natin ulit para luminis talaga. Pero pag nakita mong tumutulo na yung mga dumi-dumi na sa unang spray mo ng degreaser, pwede na yon. Yung cogs natin, kailangan i-brush din natin na maayos yan kasi ang daming namumuundumi dyan pag nagra-ride tayo, diba? So, pati yung mga pulley natin. Tapos after nun, spray lang natin ng tubig, tapos start na natin na punasan ng basahan na may tubig para matanggal talaga yung mga duming nandyan na hindi nakuha ng brush, di ba? Yun, i-repeat nyo lang yung process ng pag-spray ng degreaser, tapos brush, tapos punas ng basahan, hanggang makita nyo talaga yung resulta na malinis na talaga sila. Binrush ko din yung crank natin, hindi lang nakuha sa video, pasensya na mga tol, pero binrush ko yan sa harap, pati yung sa likod, pati yung maliit na crank. Yun, after nun, hugasan na lang after natin magbrush. So, after nun, pupunasan na natin. Yun lang yung downside nung technique na ginawa ko kasi nag-start ako sa frame. Yung iba, nag-start sa may crank, sa may cogs para after nun sa frame na. Pero yung sa akin, yung napisahan ko sa frame, kaya doble punas lang yung nangyari sa akin. Yun, no? So, himas na may lambing pa yan, mga tola. Good feelings, my friend. Sa part na to, kailangan ma-make sure na natin na matutuyo na talaga yung bike natin. Kasi maglalagay na tayo ng lube dyan, lubricant ng chain, tapos after nun is yung lotion na ng bike, yung bike lotion or wax. Yung chain natin, kailangan mapunas natin ng maayos bago natin lagyan ng lube para hindi mag-mix yung lube tsaka yung tubig. Yun, ang gamit natin is wet lube ng mud crank, no? Kasi medyo maulan ngayon, so mas ideal kasing gamitin yan ngayong maulan na panahon. So kailangan lang natin malagyan bawat joints ng chain natin. So patak-patak lang, malagyan lang lahat ng bawat part. Tapos papaikutin natin yung chain para ma-make sure natin na nalagyan lahat ng part at equally talaga yung pagkakalagay natin ng lube sa lahat ng chain.
Tapos kailangan natin punasan yung mga sobra-sobrang lube sa chain natin. Kasi lahat ng sobra mga tool hindi maganda. Nakakasama din yun. Pinunasan ko ha, kitang kita, walang daya. Yun, last part na, bike lotion na, bike wax, lalagay na natin. Tantiameter na lang yung ginamit ko dyan mga tol. Kayo, kayong bahala kung gano'ng kadaming lalagyan yung wax dyan para mas talagang kumintab yung frame natin. Frame lang yung nilagyan ko dyan ha. Hindi ko na nilagyan yung mga ibang part like ng gulong or yung saddle kasi dudulas talaga. So yung frame lang talaga mismo yung nilagyan ko dyan. Oh, di ba? Linis. Meron pang kasamang ayudang bigas sa likod. Ipinasok ko na yung bike ko, baka ubuhin sa labas eh, medyo maulan, baka lagnatin o kaya pagating lamok. Kitang-kita yan tol ha, walang daya. Kayo, ano man sasabi nyo, okay ba yung products ng 420 tsaka yung Mud Crank? Para sa akin okay naman eh. Maganda naman yung result tsaka satisfied naman ako. Kumintab talaga, tingnan nyo, pwede tayong manalamin dyan tol. So, degreaser natin, no? Talagang nagawa niya yung part niya, natanggal talaga niya yung mga dumi. Ang linis tignan ng cogs natin, pati yung chain natin. 420, tsaka Mud Crank, the cannon man! So, ayun, if umabot kayo sa dulo ng video na to, maraming maraming salamat sa inyo. Pag-support sa akin, maraming salamat sa channel natin. Pag umabot pala tayo ng 500 subscribers, so magpapa-giveaway tayo ng ito. Iyon na pump. Ano to, essential to pag nagra-ride tayo. Kailangan may dala tayong pump pag flat tayo or sumingaw yung mga gulong natin. So kailangan natin to. Umabot tayo ng 500 subscriber. Mag-comment kayo dun sa comment section. Pakita nyo lang na nakasubscribe sa channel natin. So iraraffle natin yan. Pipili tayo ng mga laki winners kung sino yung makakakuha ng ating bike pump. So ayun, maraming salamat sa support. Mabuhay kayo hanggat gusto nyo. Bye!